Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na po ang ating advance highlights ngayong araw ng Martes. Nagmamadali na pumasok si Gio sa loob ng kanyang kwarto at tila galit na nga sa kanyang mama. Matapos niyang maaktuhan ang kanyang coach Gabby na doon pala natulog sa kanilang bahay, sinubukang magpaliwanag ni Jill kay Gio. Sinabi niya na kaya lamang daw sila nagkita ni Gabby ay dahil nga raw nagpapasalamat ang lola nito sa kanya sa ginawa nitong pagtulong. Samantala, nag-aalala na nga itong si David sa kanyang anak na si Gio, kaya naman naisipan nito na puntahan ang bahay ni Jill. Tanong ni Lexi ay kung papaano nga raw nakakasigurado itong si David na doon nagpunta si Gio. Paliwanag naman ang isa, ginawa na nga raw niya kasi ito dati. Nagtatakang tanong ng kanyang misis ay kung kailan niya nga raw ito ginawa, sapagkat ang akala nga raw niya ay gusto silang makasama ni Gio sa bahay. Ayon kay David, ginawa daw ito ni Gio nung isang araw lamang, nung mga panahon na nagsabi nga ito na siya'y pupunta kina Max. Sa kabilang banda, sinusubukan namang ipaliwanag ni Jill ang mga nangyari. Sinabi nito na nagkwentuhan lamang daw sila ni Gabby. Pero hindi na nga niya naituloy pa ang kanyang sinasabi sapagkat agad na lumabas ng kwarto itong si Gio, bit-bit ng kanyang mga gamit. At dahil nais niya nga itong pigilan, mabilis na hinawakan ni Jill ang braso ng kanyang anak. Nakatulog siya sa sala, sinubukan ko siyang gisingin pero hindi siya nagising. Yan ang paliwanag ni Jill sa kanyang binata. Ngunit ayon naman kay Gio, "Ma, hindi mo kailangang magpaliwanag." Naiinis na umalis ng bahay itong si Max, kaya naman nagmamadali rin siyang hinabol ni Jill. Nagulat na lamang itong si Gio nang makita niya na nasa labas na pala ng kanilang bahay ang kanyang ama. Tanong nito sa kanya, "Bakit kasi nagpupunta ka pa dito?" Habang itong si Jill naman ay patuloy na kinukulit si Gio na mag-usap muna silang dalawa. Paliwanag ni Gio, "Kinuha ko lang po mga gamit ko, Dad." Ngunit ayon naman kay David, "May mga bagong gamit ka na, di ba? Pumasok ka na sa kotse." Ngunit hindi naman ito pinayagan na mangyari ni Jill. Mabilis niyang pinaghiwalay ang dalawa at sinabi nito sa kanyang dating asawa na nag-uusap pa nga raw silang dalawa ng kanyang anak. Hayaan daw muna ni David na makapag-usap sila. Kaya nga raw lumalakas ang kalooban ni Gio na hindi siya sundin ay dahil nga raw sa ginagawang ganito ni David. Pasigaw na sinabi ni Jill, "Hayaan mo muna kaming mag-usap." Nang harapin na nga ni Jill ang kanyang binata, ay agad naman nagsalita itong si David. "Ano bang kailangan niyong pag-usapan?" Agad na hinatak ni David itong si Jill papalayo sa kanilang anak. Sinabi nito, "Matalino si Gio. Kahit hindi mo ipaliwanag sa kanya, alam niya yung ginagawa mo." Halatang naiinis na nga rin itong si David sa kanyang dating asawa. Tinitigan ni David itong si Gabby at sinabi niya kay Jill, "Ano yan? Magdamag sa'yo hanggang sa inumaga na?" Halos hindi naman makasagot itong si Jill. Hindi naman nakapagpigil itong si Gabby kay David at sinabi niya, "Mag-ingat ka sa sinasabi mo." Habang itong si David ay hindi naman pinansin ang sinabi ni Gabby, bagkos ay tinitigan niya itong si Jill at wika niya, "Sa susunod na gagawa kayo ng kalokohan, huwag niyong ipapakita sa anak ko." Sabay layas ni David sa kanilang harapan. At nang makaalis na ang sasakyan ni David, ay agad naman na humingi ng sorry itong si Gabby kay Dr. Jill. Pero huli na ang lahat, sapagkat panibagong problema na naman ang umusbong sa pagitan nilang mag-ina. Sa inyong palagay, posible pa kayang maayos ni Jill ang ganitong klaseng hindi pagkakaunawaan? Yan ang ating abangan sa part 2. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.